Miss, good morning. Siyempre, kasama ko ulit tong Cordapia na ito. Cordapia, tawag ko sa kanya minsan. Minsan, Be, minsan, Isidro. Ayaw niya pa, tawag ko siya Isidro. Feeling ko kasi yung Sedi, Tagalog, Isidro. Anyway, good morning sa inyo. And thank you sa mga nanood ng Plant Hall vlog natin yesterday. And natutuwa ako kasi ang aga-aga dumating nung aking in order ulit from Patarak. Ayun, pakita ko sa inyo later. Actually, ako nag-design ulit niyan. Pero wala yung pinakaiba sa mga unang table na in order ko sa kanila or pinagawa ko sa kanila. It's just that ito ay may lagay ng mga, may sabitan siya sa taas para kasi alam na asawa ko parang si April Boy Regino. Rest in peace po. Mahilig siya sa cups. April Boy talaga. Mahilig siya sa cups kasi nga, basta mahilig siya sa cup. Tapos yung cups niya, ang dami-dami, puro black. Tapos nakakalat dun sa ibabaw ng cabinet. Ayoko may kalat dun. So, naisip kong i-design to para nakasabit ng maayos, ganun. Sedi, wait, ito naman, kanina pa to na nakita niya na nag-ayos ako, biglang nagpapabuha, tapos ngayon nagagalit. naku, inaantok na naman. Smile! Tapos meron pala nag-comment na si Rafa dapat daw, instead si Sedi, si Rafa ang isama ko sa intro or whatever sa vlog. Madalas po kasi si Rafa, meron na siyang tantrums ngayon. Pero kung napanood niyo yung mga dati kong vlog, lagi siyang kasama, ganyan. Pero kasi ayoko kasi siyang pilitin, na tipong nagpipilitan kami, tapos parating sa vlog, parang ang saya-saya namin, diba? Ayokong ganun. Gusto ko yung, kung kailan niya feel mag-high, ganun. Ayoko yung napipilitan yung bata. Ayoko siyang pinipilit na, hindi kasama ka, sige na. Ayoko kasi ng ganun. So, yun. Si Sedi, alam niya na, pagka-artista, charot. Feeling artista, gusto niya kasali siya. Ayan, kanina niya pa inaamoy-amoy yung, sabi ko nga, ihian na ba? Be, ito na, arte-arte, oh. Gigil. So, ayun ang aking agenda today. Tapos meron ako ipapadala na earrings later. And thank you sa rin sa mga naka-appreciate ng pag-arrange. Ayun, nakikita niyo ba yung isang yun na hindi pa naka-wide part bagong dating kagabi. And yung nagsasabi na lagyan ko daw to ng pabigat sa ilalim para hindi tumumba. Medyo mahirap kasi pero naisip ko siguro sobrang nagkataon lang kasi na natumbahan talaga ng swing. So kahit na may mabigat siya, mahirap kasi mataas 6 feet plus kasi to eh, yung height nito. So talagang basta, medyo mahirap pong explain. Basta ayun, anyway, safe naman na sila ngayon. At ito yung swing yung lagay ko dito. Ayan, tingnan nyo. Hindi ako makapag-swing pag gantong oras kasi nandyan yung araw. Kaya, ayun, medyo issue. Tapos ito si Jinky nga. Yung isa, diba sabi ko, naputulan siya. Ngayon, nung the next day na yun, na nangyari, may naputol pa ulit na isa. Actually, hindi siya naman yung naputol na talaga naputol. Pero, lumaylay siyang ganun. Buti na lang. Another old leaf. At ano siya? All green. Wala siyang variegation. Pero, nakakatuwa talaga to. Dahil, alam niyo bang itong bagong-bago lang to. Kakalabas lang nito. Meron na naman siyang bago. Ayun o. O baka bukas, naka-open na to. Ang bilis nitong magbigay ng new leaf. And, nakakatuwa siya. Kasi, the more na natatanggalan siya ng mga leaves sa sides, mas lalo nagiging paano yung ano niya, pataas yung shape niya, which is yun yung gusto ko ma-achieve. And so, 4 leaves na magaganda ang variegation naman. Okay naman yung mga variegation. Itong ganda nito, oh, grabe. And yun ang gusto ko ma-achieve. So, okay lang kahit mapuwasan na siya ng mapuwasan sa sides. Basta, at least, diba, gaganda yung ano niya, yung tindig niya. And malapit na to mag 5 feet. Ayun, oh. Ayun, oh. Ay, nabutas pa talaga naman. Walang ano to, walang problems to. As in, flawless na flawless, walang ngat-ngat or whatever. Ayan, flawless na flawless. Napakaganda. Tsaka lumalaki na yung ano niya. Ayan, napansin ko lang, since narepat ko to from, diba nasa medyo maliit na pot to. Nag-yellow. Tapos, kusa siya naglaylay. So, I think na nibago sa pag-repot, which is but normal. Tapos, lalo na medyo maarte rin tong plant na to.
So, ang ginagawa ko lang dito, yung iba kasi tinatanong kung paano ko siya dinidiligan. Ano lang, basta hinahayaan ko siya na wag mag-dry. Totally dry. Yung parang moist lang. Wag saggy. Wag yung parang putik-putik lagi. Hindi. Basta yung moist lang. Tapos yung baby niya, eto na, ang lalaki na. Ang lalaki na. Pero lagi kong pinapaarawan kasi nga, yung big leaves, walang variegation. Pero yung small leaves, meron. Ayun. So, malapit na sila maging, hindi, dalawa na talaga sila. Pero malapit ng mas lumaki, ba? Diba? And, etong aking Sidlomania, dito ko na rin nilagay. Yan. Tsaka si Glorioso na I'm considering to sell. Eto, ay, si Glorioso. Si Glorious pala to. This is not Glorioso. Glorious siya. I'm considering to na ibenta kasi si Sidlomania yung plano kong i-keep. But medyo masama sa loob kasi ano siya. Siyempre ako nagpalaki nito. 2 leaves lang to nung nabili ko. 2 leaves. Tapos, diba? Lumaki na siya ng ganito. But anyway, hindi naman. Mga isip-isip ko lang naman. Ano may isip ko? Talagang mabilis ang aking takbo ng isip. Ayan. Tapos eto, pinagsama ko na tong dalawa sa isang pot. Itong, ano, mga Calathea, Lutea. Nabuti. Ano naman, yan lang mga issue nila. Ay, no? Medyo nag-dry sa sides. Pero bihira, hindi naman lahat. Yung iba, perfect naman. Siyempre, minsan may konting afternoon sun dito sa area. But, okay naman. So, ito yung sinasabi ko. Ayan na, meron siyang, ako nag-design nito. Nalagyan nila ng mga ganyang hook. Para sa bitan ng cap. Yan, ang sombrero ni husband. Tapos, ang taas nito, oh. Ano to, mga 5'4". Mga ganito siguro height nito. Kasi almost 5'2 ako. Masabi lang na 5'2. Maliit lang po ako. Mukha lang akong matangkad. And I'm selling these two spider plants pala. Na variegated. Ayan. Pinibenta ko sila. Kasi nagkasabay-sabay pala yung order ko. Hindi ko natansya. Meron pala akong mga na-mine sa live selling. Tapos na-order ko na to. So, ibibenta ko na lang sila sa mura naman. Mura naman lang sila. PM nyo na lang ako sa may gusto. So, yun, ang dami ko ng spider plants dito. Ayan. So, eto yung mga na-decide ko na i-keep. Tapos, yun nandun yung binibenta ko. Tapos, si Ate V. Ang bait-bait nito sa akin. Siguro kasi Valentine's gift to ng husband ko. Ang dami niya. Pakita ko sa inyo. Wait. Ayan o. Bagong leaf. Tapos, saan pa? Bagong open na leaf. Bago. Saan pa yung isa? Alam ko may isa pa eh. Basta ayun. And napansin ko dito, mas mabilis siyang mag-open ha. Kaysa sa tineki. Tineki. Ayan o. Grabe. Napansin ko lang. Pero isang beses ko pa lang to na miracle grow. So, ibig sabihin, medyo iba rin pala ang growth ng ruby sa tineke. Diba? Medyo ano rin pala siya. Mas mabilis ang growth niya. Tingin ko ha. Tapos, etong aking si variegated money tree na nasa loob talaga to. Ba't nilalabas-labas ko syempre para maarawan. Eto yung, saan ba yung... Ito yung smallest leaf before. Usbong na usbong lang to before. Tapos parang medyo naputol pa to kasi nabali ng konti. Kasi yung kinakarga namin siya sa sasakyan. Kaya kung makikita niya, ayun o, meron siyang parang putol na gano'n. Pero hinayaan ko lang siya. Tumibay na siya. Tapos lumaki na siya o. Malaki na sila. But wala pang bagong leaves. Ito pa lang yung parang usbong pa lang. Tapos hindi ko nahuli. May umatnyat pala dito o. Kasi wala naman tong sira anong nabili ko eh. Kaya po, alam ko agad kung merong something sa plants ko. Kasi bihira akong bumili ng plants na may sira. Pero pag may ganyan, alam ko may umatkat niya kasi buo to eh. So, hinahunting namin agad. So, ayan ang aking mga, morning sun. Pati yung ferns, morning sun lang yan. Kaya carry lang sila. At malapit ko na pala tong ibaba namin pala. Kasi kung, ayun o, nakaano yan eh. Meron siyang ratan na lalagyan, plant stand, ito, from plantita, ayun na, nakikita niyan. Ngayon, sobrang taas niya na, hindi na siya, masyadong siyang mataas, so pag umahangin na malakas, nakakatakot, baka tumumba. So, malapit na namin siyang ibaba, para bumaba siya talaga. Taas na, grabe, parang punong-puno na siya talaga, sa bagay, puno naman talaga ang feed tree. Tapos, meron na nag-send sa akin ng
ano nito? Ang name nito, nitong begonia na to. Ayan, syempre si Mr. Sebi ay binabantayan niya. Inaamay-amay niya kung clear ba. At bakit daw walang halaman. Ayan siya guys. Ayan o, ang ganda. Same na din ang dati ko. At eto nga yung sabitan. Patanggalin natin kay Gina ng ano, plastic. Tapos, eto yung mga gamit na nakalagay dito before. May table dyan before na inalis ko na. Ayan yung IKEA na rack. Ayan, ay mga cup ni husband. Andun pa yung mga cup bag. Ay mga galing kasi sa labas si Rapa kahapon. May bag siya. So, dito ko plano ko ilagay. Ayan, lagay na marumi ni Rapa. Dyan nakalagay yan. So, mga pang-spray ko. Ayan, mga pang-spray ko. Tapos, eto yung una na sinira nila ni Sedi. Ayan, mga galon-galon ko. Bibili pa ako ng mga ganyan. Kasi yan yung easier for me na pag-ipunan ng alkaline water. Tapos, pang magdidilig ako sa taas. Yan yung mga inaakit namin. So, ayan yung inalagay ko dito. Kaya, nakasize na yan. Nakasize yan yung height niyan. Dito, nilagay ng madumi ni Rapa. Kasyang-kasya. Ayan, nakaayos yan lahat. Naka-height yan dyan. Nakasukat. Ayan. So, ang aga-aga dumating. Thank you, Pat Arak. Kung meron kayong, kaya yan, kung meron kayong magusto ipa-custom made kay Pat Arak, pwede naman. So, medyo eto lang may something. Dapat to, may ganun pa dito. Para hindi malalaglag. Didire-diretso siya. Sabi ni husband, ligyan namin ang stopper dito. Yan. But anyway, everything is perfect. Ayan. Perfect. Napaka-ganda. Tawa kami ng tawa kasi kinukwento ko kay Gina yung ano, yung kasi ngayon actually since Thursday I'm not feeling well talaga. Umatakit na naman yung IBS ko kasi ewan ko, may nakain yata ako na something. Dahil marami na kasi ako nakakain at marami na rin ako iniiwasan na food. But nag-order kasi kami ng Topsilog with longganisa ng isang gabi. Parang doon nag-start. Tapos nag-LBM ako yesterday. Tapos ang sakit ng dito ko. Yung kasi yung ano ng IBS eh. Yung LBM mo, hindi siya ordinaryong LBM. Super sakit ng dito mo talaga. As in. Tapos yung puso mo, yung ilalim mo, yung super duper duper sakit. Kasi nalata ka. And ngayon sabi ko sa kanya, dati ganto-ganto ko, ganyan. Akala ko pa, buntis ako kasi nagsusuka ako. Ganyan pala, nagdadalang pupo pala, nagdadalang tao. So, ito na, inaayos na namin yung mga kalag doon. Tapos, ano, wawalisin muna. Wawalisin niya muna. Na-sprayan na din to ng itong table ng alcohol. Ganyan, kasi alam niya na, you know, the drill. Alcohol is life. Tsaka bago pa talaga mag-ECQ yung mga COVID, addict na talaga ako sa alcohol. Alam niyo mga nakakilala sa akin na addict sa alcohol. I mean, hindi ako nawawala ng alcohol sa bag. Hindi ako nawawala ng alcohol sa bahay. Talagang kasama yung sa daily routine ko, parang lotion, ayan, di ako buhay na walang lotion, gano'n. So, meron nga pala rin sa akin nagpadala nito, etong seal spray. This is a, ano eh, simple spray and let it dry. Kumbaga, nakocover niya yung small leaks, cracks, ayan, nakalagay, simply spray and let it dry, cover small leaks and cracks effortlessly. So, pwede siya sa mga pipes, cements, roof. So, parang naiisip ko dito, para siyang modern and easier type of, parang Vulcasil. Sorry to mention that brand, but yun yung naiisip ko sa kanya. Pero, this is the modern style or parang easier version na ganito. Kasi, spray lang and mas madali siyang mag-dry. And, kahit sino, pwedeng gamitin siya. At, naghahanap pa ako ng pwedeng paggamitan dito, although may leak kami sa ilalim ng lababo namin. But I'm not sure kung pwede ko siyang pakailaman at isprayan nito, pero ipapacheck ko sa husband ko. So, ang maganda dito is they have a different color. Ito is white. So, kung white yung surface or white, kahit sa plastic, pwede siya. May nakita ako na ginamit nila to sa nagka-crack na pot. At ayun, okay siya. So, pwede siya sa kahit ano. And, kung white yung pot mo, may white ka. Kung clear, eto naman, this is transparent. So, okay din siya. Pang transparent. Kumbaga, hindi pangit tingnan. Diba? And, eto naman ay black. Ngayon, may naisip na akong paggagamitan. At ipapakita ko sa inyo sa next vlog. Kasi, meron kaming ginamitan noon dito sa, ano namin, sa, what do you call this, yung aming center na water purifier and ang pangit niya tingnan sa lababo kasi ang ginamit namin ay ordinary lang na pangtapal
para lang mairao siya. But I'm so happy na pinadala na ako ng seal spray ng ganito dahil may transparent. So, pwedeng transparent yung gamitin ko dun. So, ayun, mabalik tayo dito sa... Ito na. Mira, ilagay na natin. Sabi ko nga sayang, hindi ko na napalagyan ng ano, ng gulong. Sabi ni Gina, wala na. Na buwan na natin eh. Pag-anon. Parang ito yung loob. Ayan! Perfect na perfect. Ako nagbigay ng sukat nito sa kanila. Ayan, diba? Saktong-sakto kung nakita nyo. Para talagang ano, pinasadya, diba? So, kaya ako siya pinaganyan. Kasi dito yung mataas na, ano, pababa kasi ito. Dahil syempre, ilalim ng hagdan, diba? So, para kung in time na ililipat ko siya, pwedeng ipa-front, nasa likod lang yung sabitan. So, as of now, dito na lang, diba? So, ayun, ang ganda, perfect na perfect. Ayan, si Sedi, syempre, Inspector Sedi. Sana ba? Itong, ano, ito yung lagay ni Rafa na, simple lang ito na lagay ng madumi. Gray, syempre, yung pinili ko. Tapos, ito yung mga binili ko na nilagyan. But, I'm not sure kung baka palitan ko to kasi ang lambot, tsaka ang baba. May nakita ko na bago sa Lazada na pwede. Pero man ito sa laminero, pag sumakit ang ulo niya, papagawa niya ulit. Kasi yung asawa ko, dalawa na yung salamin niya. Yung una pang astigmatism. Tapos okay sa kanya before. Kasi medyo nagka-grad lang mababa. Tapos sabi niya, ipapaayos niya ng ipapaayos. Pero pag sumasakit yung ulo niya, gusto niya ipaayos. Pag nawala ulit yung sakit ng ulo niya, ayaw niya na ipaayos. Ayun! Saktong-sakto. Diba? Parang maganda tingnan. Tapos etong mga ganun-ganun ko. Hindi naman ito super heavy. And okay naman to kahit glass, kahit yung mga nag-mention sa akin before na nag-comment na yung pinatukan ko ng pot, yung sa taas, di ba glass yun, hindi po siya mababasag. Pero syempre, hindi naman natin lalagyan super, super bigat, di ba? Ayan. Tsaka makapal po yung glass nila, hindi ito yung super nipis ni glass. Ayan. O, di ba? Actually, kahit wala na palang lagay ng ano eh, kahit dito na lang eh. Bibili pa ako ng mga ganito para kasi ang mas madali sa akin ito eh. Ayan. So, ito yung mga gadget. Kato, bumili ulit ako ng ganito. Bumili ako nito. Ito kasi may ganito na ako before. Clear naman. It's smaller than this. Ang problema, nahihirapan ako. Isang bigat si Sede. Den, ka dito. Alika. Alika. Nagtatampo. Hindi kasi siya kasali. Kawawa naman. Ay! Ay, nagagalit din ako kasi siya kasali agad. Oo. Kawawa naman ang bebe. Kawawa naman si Master Shed. Di nakanood, nakatingin siya sa akin, natatawa si Gina. O, oh, nabababa ka na ba? Oh. Galit siya. Bumaba ka na. Impacto ka talaga. So, ito siya, ginaganyan. Pero nabibitin ako sa ano niya, sa lumalabas na tubig. Although, pwede siya sa makalataya. Okay siya. Tapang misting. Napaka smooth. But nabibitin ako. So, bumili ako ng mga ganito. Yan. Ang dami ko ng ganito. Dapat nga 6 na to eh. Nasira yung isa. So, dito ko siya. Nakafit to lahat dito. Teka. Nakafit to lahat dito. Yan. Yan. So, dito yung mga pang dilig-dilig ko din. Dito ko inilalagay. Ito muna yung ilalagay ko na... Ito yung mga nabili ko sa Japan Home. Parang 88 pesos yata to. Mga clear. Ayan, no. Marami akong ganito. Habang inaantay ko yung in-order ko sa Lazada na white na mga lalagyan na may parang gulong sa ilalim. But, kasi akala ko 2 weeks pa to dadating. Sabi ni Pat Arap matagal daw. Pero napabilis yung gawa nila. So, nagulat ako. Dito na. Nagulat ako ready na. So, syempre, magtatiklapo ba ako na mas maaga? Yun nga gusto ko. Kasi ako po, mainipin talaga ako. So, pag may in-order ako, parang gusto ko talaga na dumadating agad. So, pabor sa akin. Ayan. Sa likod natin ilalagay, ay, saktong-sakto. Sa likod natin ilalagay yung mga hindi masyadong gagamitin. Ayan na siya guys. Maayos na. Ah, diba? Maayos na. Meron pa nga siya mga cup nandun pa sa taas. Ang dami nito na sa baba. Tapos yung ginamit niya pa ngayon pag alis. Ayan, ang dami-dami. Tapos yung bag niya, nandun. Bag ni Rafa. Ito, bag ni Rafa to pag pupunta sa mami ko. Gustong gusto niya itong, ano na to. Kao.
cow na bag pero yellow. So, ito yung mga pang spray ko. Ito yung ginawa ko na may dishwashing liquid water and neem oil. Ito yung neem oil ko. Ito pang spray ko to na pa, ano ba to? Ah, ganun din to. So, ito alcohol. Ay, ano to? Ito yung may halo. Water to na may halo nung ano namin. Yung parang para sa humidifier. Para mabango. Ganyan. Tapos, ito yung mga mask. Extra, ano tag dito? Face shield. Tissue. So, ito, water. Puro alkaline yan. Pang spray. Tapos, ito yung nabili ko sa Shopee na. Ito yung essential. Hindi siya oils eh. Pero water-based siya. Pang humidifier. Ayan, no? Fresh bamboo 1 liter. Parang 200 plus lang ata to. Or 100 plus. Nga lang, ano siya, syempre. Dahil mura, mas malabno siya. Baga mas maraming kailangan kang iligay. But sulit naman. Tapos ito yung isa kong binili na Shangri-La Hotel na inspired na scent. Ayan, konti na lang siya kasi binigay ko sa mami ko yung iba. And yung nabibili ko kasi sa yung branded sa mall. Parang ganito lang siya kaliit. 800 or 700 plus. So I tried this one. Okay naman. Mas tipid naman. Yeah, ayan. So ito yung aking potting mat from Plant Bay. Ay, the bay plant. Sorry, plant bay. Ayan. Potting mat, nandyan lang. It's, ayan nga yung nagay na madumi ni Rafa. So, overall, ayan siya. Hi. Ayan siya, diba? Malinis na sa taas. Ay, meron lang ano doon. Nilalaro lang kasi ni Rafa yung mga, maano na yun, yung mga siraan na yan. Ayan. Ay, yung grow lights ko, ayun, di ko pa pala naayos. So, ayan ang aking ano. Tapos si Yuka. Okay naman si Yuka dito. Ano siya, oh? May mga usbong na siya. Ayan. Once ko pa lang ito nadiligan simula ng nilipat dito. Ayan. At pag nagdidilig ako, naglalagay ako ng basahan dyan para hindi aagos. Kinabukasan si Gina ng bahala dyan na mag-alis. Ayan. Ito may usbong na din. But hindi ito kabilis mag-grow unlike nito. Ang tangkad na nito. Ayan o. Oh. Ganda na ang shape niya. O, diba? Bagay na bagay dyan. Parang tropical vibe. Ayan ang aming ano. Ayan ang mga plants ko dyan na natinira ko dyan sa likod. And so far, okay naman yung gantong setup. Pag nagsawa, palit. Ganun lang yon. So, yun guys, ang aking masyashare sa inyo for this weekend. So, kayo, ano ba mga kabibisihan nyo this weekend? Ako, syempre, dito lang sa bahay, may finish lang akong earrings na mga ipapadala later. Tapos, pahinga. Kasi, mukhang napapagod ako kaka-arrange and umaatake yung IBS ko. Pero medyo okay ako. Nag-okay ako bigla ngayon na. Kanina pagising ko, ang sakit talaga ng likod ko. And sabi na nga sabihan ko, baka masyado ka na namang napapagod. Siguro nga sa paglipat-lipat ng mga kung ano-anong bagay. So, ayun. Maya-maya, pa 10 o'clock na maya-maya mag-prepare na kami ng lunch. Na hindi ko pa alam anong lunch. So, ayun no, si Mother Pileya. Yung Pileya Mojito ko from Wild Plant Studio, nasa labas. Kasi para mas ma-bright in direct siya. Eto, every night, nilalabas ko yan. And so far, ang ano niya, ang parang update ko sa kanya, is meron yung mga maliliit niyang usbong sa center part. Ano na siya, nag-open na siya, lumaki na siya ngayon. And yung mga leaves, lalo lumalaki. And in fairness ha, hindi pa ako natatanggalan kahit isang leaf dito. Wow, achieve! Hindi pa, ibig sabihin, ganun siya ka-healthy. Thank you again, Indoor Plants Manila. From sa kanila ko yan nabili. Indoor Plants Manila. Ano pa ba? Mga laging may question sa akin. Wait. Narafa, ganda? Ganda. Wow. Saan yung sombrero ni Daddy? Sombrero ni Daddy. Tsaka bag ni Rafa. Yung bag ni Rafa. Ayun. Ganda. Wow. Wow. Ang ganda-ganda. Mag-hi ba? Ang ganda. O, mag-hi ka. Hi ba? Hi, guys. Tingin ka dito sa camera. Hi, guys. Ay, hi, guys. Si Sir D naman, no? Si Sir D naman, no? And, eto nga pala, guys. Isa-shoutout ko lang si Miss Vina Kim from Korea. Thank you for always watching. And AJN Garcia, thank you. Lagi siya nagko-comment na first siya. Lagi mag-view. Thank you. Rochella Sarzuelo, lagi ko po nakikita yung mga comments nyo. Kirsty Sheng and Miss Reina Ocampo, thank you so much for always watching. Maraming pa lagi nag-watch and lagi nagpapa-shoutout. Pasensya na hindi ko ma-shoutout lahat isa-isa, but sa mga susunod na vlogs, I'll try to
mag-shout out pa ng mas madami. Ayoko lang talaga yung super dami. Para syempre special naman, 'di ba? Pag na-shout out tayo. So, yun guys, thank you so much for watching. Don't forget to like or follow my Facebook page, Roma So, Instagram account Roma_So, and don't forget to subscribe. God bless and happy weekend.